Sa mga nagtatanong po kung paano gumawa ng sambusa laham or meat sambusa, eto po. Hello po, ito po si Mama DH. Gagawa po ako ngayon ng sambusa laham or meat sambusa. Kailangan po natin ng ground meat at yung magandang wrapper ng sambusa ha. Sa 400 grams na ground meat, kailangan natin ng 3 malalaking sibuyas na hiwa-hiwain ng maliliit. 3 po ha, tapos yung bawang siguro mga 6 or 7 cloves. Tapos kailangan natin ng black pepper. Siyempre kailangan natin ng oil, black pepper, salt, tapos yung coriander powder or kusbara. Yan, alam niya ng mga nagluluto dito sa Middle East. Tsaka yung ating baharat, mixed baharat. Aba, syempre, hindi sasarap yung ating meat sambusa kung wala ang mga green leaves tulad ng coriander, parsley, at green onion. Yan, kailangan nating hugasang mabuti yung ating mga green leaves. Yan, yung ating coriander, parsley, at yung ating green onion. Yan, yung dahon ng sibuyas. Ganyan. Kailangan hihiwa-hiwain natin yan ng maliliit. Yan. Ganyan po yung tamang paghihiwa. Ah. Tatanggalin natin yung tangkay. Pantay-pantayin natin. Tapos hihiwain natin ng maliliit yung ating green leaves. Yan. Yan yung parsley. Tapos yung coriander at saka yung green onion. Yan. Hihiwa-hiwain natin yan lahat na maliliit. Sobrang maliliit. Yan. Eto ngayon yung kinalabasan. Yan, ganyan na kaliliit. Tapos, magsisimulan na tayong maggisa. Pagkasalang natin ang ating kawali, lagyan natin yan, syempre, ng oil. At ngayon, igigisa natin yung ating sibuyas. Pag medyo okay na yung kulay ng sibuyas, isusunod na natin yung bawang. Yan, hahalu-haluin natin. Igigisa natin talaga yung sibuyas at bawang hanggang sa maging medyo brownish yung kulay. Kasi pag ganun, diba, mabango na yan. Tsaka natin ngayon ilalagay yung ating giniling na karne. Kailangan haluin natin ng mabuti yung ating karne hanggang sa tuluyan siyang maluto. Yan, halu-haluin natin dahil lalagyan pa natin yan ng ating mga pampalasa or yung ating mga spices. Yan, pag ganyan, medyo maganda na ang kulay, lalagyan na, titimplahan na natin yan ng asin. Yan, tapos titimplahan natin ng black pepper. Tapos lalagyan na natin ng, ayan, black pepper pa lang yan ha. Tapos lalagyan natin ng coriander powder or yung kusbara. Tapos lalagyan natin ng baharat. Yun, yun yung mixed baharat na tinatawag. Yan, tapos yun na, hahalu-haluin na natin yung ating meat. Yan, hanggang sa maluto siya. Yan, syempre shortcut na lang po yung aking ginawa dyan, pero matagal ko siyang linuto hanggang sa tuluyan siyang maluto. Kasi malalaman mo naman kung luto na yung karne, di ba? Tapos, pag luto na, papatayin natin yung apoy. Tsaka natin ngayon, ilalagay ng unti-unti yung ating mga green leaves vegetables. Huwag po natin biglain kasi maliit lang yung kawali ko na ginamit. Yan, medium size lang. Pero kung ang gagamitin nyo pong kawali, yung medyo malaki, malalim, yun, pwede nyong sigurong ibuhos na lahat yung yung green leaves na yan. Kaya ako, ginawa ko, inunti-unti ko lang yung paglalagay. Nakapatay po yung apoy nyan ha, walang apoy yan. Kasi yung mga green leaves na yon naluluto din doon sa init ng ating karne at yung syempre mainit pa yung kawali, di ba?
Ayan. O, diba? Medyo lumambot na yung ating mga green leaves. Yan. Lutong-luto na siya. Ngayon, uumpisahan na nating magbalot. Ilagay muna natin siya sa ating strainer. Lagyan natin ng medyo maliit na palanggana sa ilalim para yung mantika, medyo bumaba siya. Tapos ngayon, ito yung ating wrapper. Yan yung ating pambalot. Maganda yung yung wrapper na yan eh. Yan, pwedeng gamitin, pwede nating iprito ng sa deep fry. Tapos pwede ring ilagay sa oven. Tapos pwede ring ilagay sa air fryer. Yan yung kagandahan ng dough, yung ginamit na dough dyan sa ating pambalot. Magsuot muna tayo ng gloves para sa ating pagbabalot. Ayan. Yan po, yung nasa maliit na mangkok na yan, yan yung gagawin nating pandikit. Hariin na lang po yan, tapos lalagyan natin ng tubig. Yan, halu-haluin natin. Yan, pandikit na. Ire-ready na natin yung ating karne na niluto. Yan, at yung ating pambalot. Yan po yung wrapper natin. Maganda po yung yung dough ng wrapper na yan. Kasi pwede siyang gamitin sa oven. Yan, pwede nating ilagay sa oven. Pwede rin nating ilagay sa air fryer. Tapos pwede rin iprito ng deep fry sa mantika. Yan po ang kagandahan ng yung wrapper na yan. Meron kasi mga wrapper na na hindi pwede sa oven. Ganun. Pag nilagay mo siya sa oven, parang pangit. Ganun. Yan po maganda. Yan. Ganyan po yung tamang pagbabalot ha ng sambusa. Meron na po akong yung video dati. Nasa Oman pa lang ako. Gumawa ako noon. Kasama ko yung si Sonia. Ayan, pag hindi po pantay yung nasa dulo, gugupitan natin. Kailangan, as in, maganda talaga yung pagkakadikit. Ayan, ipapasok natin yan dyan sa loob. Yon. Ganyan po ang tamang korte ng sambusa. Pantay-pantay yung pagkaka, yung three sides na tinatawag, di ba? Yan po. Tapos ilalagay natin 'yan sa isang zipper bag. Pag hindi pa tayo magpiprito, pwede po kasing ilagay sa freezer, pwedeng pang matagalan, pwedeng ilang linggo o kahit isang buwan. Yan, basta nasa freezer siya. Pwede ring ilagay sa mga plastic container katulad ng mga yung para mga Tupperwares ganon. Ilagay sa freezer. Tapos pag magpiprito na tayo, kailangan ilalabas natin ng ilang oras pa bago iprito. Kahit isang oras ganun para lumambot siya. Katulad po nito, 'di ba? Magpiprito ako deep fry. Sa pagpiprito po ng sambusa, hindi po dapat sobrang init ng mantika. Tantyahin nyo po na hindi siya gaano talagang yung mainit na mainit. Kasi kapag inilubog nyo yung sambusa, bigla siyang masusunog. Ang pangit ng pagkakaprito. Dapat po ganyan lang. Golden brown. Yan. Pag kinain nyo po yan, ganyan kainit. Tapos, yan. Ganyan kaganda ang kulay. Malutong at masarap. Na po ang ating meat sambusa. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe kay Mama DH, mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po sa panonood. God bless.